ngayong Agosto, ito ang pinakamaraming bilang ng mga universities na magbubukas ngayong Agosto. At meron ding magbubukas, next slide, ng Oktubre, alang Septembre, at meron hanggang, next slide please, meron hanggang Oktubre. So depende doon sa kakayanan ng mga pamantasan magbukas. Yung desisyon na ilipat yung opening sa mga K-12, hindi ito applicable sa higher ed sa dalawang dahilan. Unang-una, iba-iba kasi ang paraan ng semestre ng mga pamantasan. Meron mga pamantasan na nag-adapt na ng trimester tulad ng LaSalle, St. Paul's, PWU. Ang Mapua ay quarterly na, apat na semestre sa isang taon. Kaya hindi talaga pwedeng pagsabay-sabayin lahat ng mga semester. Kaya patakaran ng IATF ay payagan sila depende kung kailan sila handa. So ito yung pagbubukas, no? May mga iba na nag-adjust ng kanilang pagbubukas dahil hindi pa sila handa. Meron hanggang Oktubre. Ang UP ay magbubukas sa September 10 dahil sa kanilang palagay hindi pa sila handang magbukas ng Agosto. Next slide please. So sa mga public universities halimbawa, pinakamaraming bilang ng mga private universities ay magbubukas ng September. 45% ay magbubukas ng September. Merong mga magbubukas ngayong Agosto, pero meron hanggang Oktubre. Meron magbubukas ng October pa.